isa sa pinakatinututukang programa ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ay ang pagtatanim ng bamboo o kawayan. Bahagi ito ng Cagayan River Restoration Project ng programang Build Back Better sa pangunguna ni DENR Secretary Roy C. Matu na naglalayong maibalik ang ganda at kaayusan ng ilog Cagayan. Dito sa Mechanized and Modernized Forest Nursery sa Solana, Cagayan, isinasagawa ng DENR Region 2 ang propagation o pagpaparami ng bamboo na siyang itatanim sa gilid ng Cagayan River at mga tributaryo nito. Yung past na nangyari sa atin na mga trahedya gaya po ng bagyo at flooding, itong bamboo na to ay napakainam po para sa ating riverbank stabilization. Para po sa ganon, maprotektahan natin ang mga rivers natin from soil erosion. Unang bahagi ng bamboo propagation ay ang paghahanda ng propagule o yung bahagi ng kawayan na gagawing punla. Ito yung mismong calm natin, na ang variety na ito is bayog. Ito ang gagamitin nating bamboo propagule. Ito ay kinuha sa mismong stand niya. Ito yung node, makikita natin. At ito yung internode, between two nodes, internode. So, ang kukuhanin natin as propagule ay itong one node muna. So, from the node, mag-adjust tayo ng 2 cm sa baba. At dito natin siya ikakat. Then, next dito rin sa taas. Piliin na natin yung mga calm na free from diseases at saka yung active yung kanilang banday. So, makikita natin, active na active yung kanyang banday. So after natin makat ito into one node, no, cuttings, ilagay na natin siya sa ating incubation chamber. Para makagawa ng incubation chamber, kailangang maghanda ng seed bed na siyang paglalagay ng mga propagules o bamboo cuttings. Ito po ang ginagawa namin sa bamboo propagation dito sa modernized mechanized forest nursery. Unang-una is gagawa tayo ng pagpailan sa mga bamboo cuttings. Yung pwedeng ma-maintain yung moisture gaya ng popo fiber, i-prepare natin lahat yan. Then pag meron na yung mga cuttings natin, pwede nang ipile na dito sa ginawang frame. Ang pinaka-sensitive yan is yung mata niya. Dapat alagaan yung mata. Ito na rin, nalagyan na ng resistor na para sa ganun, pag matutigan yan, ma-maintain yung moisture doon sa mga roots. Natutubo. Upang mas mapabilis ang pagtubo ng ugat at pag-usbong ng sanga ng kawayan, nilalagay ng rice straw o dayami mula sa palay ang mga propagules habang nasa incubation chamber. Kung dati ay inaabot ng mahigit isang buwan ang incubation process gamit ang biosand, ngayon ay inaabot na lang ng 10 to 15 days sa tulong ng paglalagay ng dayami. Ito na po yung galing sa incubation na 15 days. Meron na siyang roots, meron na siyang shoots. At ito, ilalagay na natin sa plastic bag. Pagkatapos sa plastic bag, ilalagay na naman natin sa nurturing building for 15 days. Then after 15 days, pwede na natin ilagay sa gardening. Makalipas ang 15 days, ay muling ililipat ang mga propagules mula sa nurturing building patungo sa hardening area. Ginagawa namin dito for sa pag-maintain for 6 months is nag-spray kami ng mga insecticide, weeding, and thinning. Yung mga malalaking brand tinatanggal namin at dinidiligan kapag walang ulan. Sa kabuuan, umaabot ng hanggang 6 na buwan bago tuloy ang maitanim ang mga propagules. Dito tayo ngayon sa Cagayan River, dito tayo magtatanim ng bamboo propagule natin. Meron tayong 20 meters distance from away from the river bank. Ang klase ng lupa dito is sandy loam na most preferred dito sa ating bamboo species. Pwede tayong magtanim din sa other areas kasi ang bamboo ay nagtatribe siya sa sea level rise hanggang 1,800 above sea level. Sa paghuhukay po, no, ng ating pagtatamnan, normally ang hukay namin is 30 cm by 30 cm by 40 yung depth, cm din. And then naglalagay kami ng organic matters
para sa ganon, meron siyang ready na pagkain din. Pag naglagay kayo ng organic, takpan nyo siya ng topsoil bago nyo ilagay yung ating propagule. Itong propagule natin ay more than 6 months old na siya since na-propagate natin sa nursery. So, ready na siya for outplanting. Dahan-dahan natin tanggalin itong plastic bag niya. Ingatan nating masugatan yung mga roots niya, no? Gaya niyan, lumabas na siya. So, indicator na talagang gusto niya ng may talong sa labas. So, ilagay na natin dito sa sentro mismo, and then diretso lang ang pagtatanim, no? Ang una nating ilalagay is yung topsoil, yung unang tinanggal natin kanina. Kasi mas fertile ito. Tatabunan lang natin is yung hanggang sa root color. Konting press. Yan. Then maglagay na tayo ng subsoil. So after nating maitanim yung ating bamboo, huwag nating kalimutan, diligan kaagad. And then after na madiligan, lagyan natin siya ng mulch or yung mga tuyong dahon para i-cover natin yung mismong puno. Bakit? Para sa ganon, ma-preserve yung moisture doon mismo sa pinagtanlan natin. Bukod sa malaki ang kahalagahan ng kawayan sa kalikasan, malaki rin ang maaaring maitulong nito sa kabuhayan at ekoturismo. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipagtulungan sa DENR sa malawakang pagtatanim ng kawayan. Dahil ang tinuguri ang gintong luntian ay isang mabisang solusyon sa hamon ng pagbabago ng panahon.